pagpapakita ng Diyos. Ang Diyos sa harapan ng mga tao, August 5. Pinukaw ng Espiritu. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab ngunit ito'y hindi nasusunog. Exodo Kapitulo 3 Versikulo 2. Biyernes 20 Marso, 1896, gumising ako ng maaga, mga alas 3:30 ng umaga. Habang ako ay nagsusulat sa 15 kapitulo ng Juan, bigla na lamang isang kahangahangang kapayapaan ang dumating sa akin. Parang napuno ng kapaligiran ng langit ang buong kwarto. Ang banal at sagradong presensya ay parang nandoon sa kwarto ko. Ibinaba ko ang aking panulat at naghintay para makita kung ano ang sasabihin ng Espiritu sa akin. Wala akong nakitang sinuman. Wala akong narinig na nagsasalitang tinig, ngunit parang malapit sa akin ang makalangit na bantay, naramdaman kong ako'y nasa harapan ni Jesus. Imposibleng maipaliwanag at mailarawan ko ang matamis na kapayapaan at liwanag na parang nasa loob ng aking kwarto. Isang sagrado at banal na kapaligirang nakapaikot sa akin at may ipinakita sa aking isipan at pangunawa ang mga bagay na malaking kapakinabangan at kahalagahan. Nailagay ang isang linya ng pagkilos sa harapan ko na parang isang hindi nakikitang presensya ang nagsalita sa akin. Parang nawala na sa isipan ko ang tungkol sa aking sinusulat at ibang bagay ang tiyak na binuksan sa harapan ko. Isang malaking paghanga ang parang nasa akin habang ang mga bagay na ito ay idinidiin sa isipan ko. Huwebes, maaga akong gumising, mga alas 2 ng umaga, at abalang nagsulat sa paksa tungkol sa tunay na puno ng ubas, nang maramdaman ko ang isang presensya sa aking kwarto, gaya ng naranasan ko noong una, at nalimutan ko ang lahat ng mga alaala na nangyari. Parang ako'y nasa harapan ni Jesus. Siya'y nakikipag-usap sa akin kung saan ako ay kailangang turuan. Ang lahat ay napakaliwanag upang hindi ako magkamali sa pag-unawa.